isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Sa oras po ito, kung meron po tayong hawak na Biblia, samahan niyo po ako sa pagkabasa ng banal na kasulatan dito sa Matthew chapter 21, verse 1 to 11. Matthew chapter 21, verse 1 to 11. Yan niyo pong basahin ko at pakinggan natin ang biyaya ng Diyos para sa ating lahat. Matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethpage, sa bundok ng mga olibo, inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa lungsod na Nayon, sa susunod na Nayon, at makikita ninyo kaagad doon ang isang babaeng asno na nakatali. Kasama ang kanyang anak, kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyo, kailangan ninyo ng Panginoon at ibibigay nila agad ang mga iyon sa inyo. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta sa lungsod ng Sion, ay ipahayag ninyong tingnan mo ang inyong hari ay dumarating. Siya'y mapagpakumbaba, masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang bisero na anak ng asno. Lumakad ang mga alagad at ginawa ang inutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisero at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inalatag sa daan. Nagsigawan ang mga tao, nauuna at sumusunod sa kanila. Sumigaw sila, "Purihin ang anak ni David." Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga na Nazareth sa Galilea, sagot ng karamihan. Tayo pong lahat ay pinagpala sa mga salitang ating nabasa at napakinggan. Amen. Sa ating lahat. Sabay-sabay po tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa umagang ito. At nawa ang Panginoon ang mangusap at magsalita sa atin sa umaga pong ito. Isang mapagpalang umaga, pwede bang pakisabi mo sa katabi mo, pinagpala ka kapatid sa umagang ito? Amen, amen, amen po. Ito po yung Palm Sunday. Tayo po ay nagdidiwang na sa oras na ito sa matagumpay na pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem. Matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Sa buhay natin, ito yung gusto natin, yung maging matagumpay tayo sa lahat ng aspeto. Maging matagumpay sa buhay, maging matagumpay sa karir, maging matagumpay sa ano mga aspeto sa ating mga buhay. Igit sa lahat, maging matagumpay tayo bilang mga anak ng Diyos. Amen? Amen po. Ang matagumpay na pagpasok ng Panginoong Jesus sa Jerusalem. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Panginoon, kay buti mo sa buhay namin, Lord. Magsalita ka sa amin, Ama, sa aming pakikinig sa iyong mga salita. Ang iyong banal na Espiritu ang mauna sa amin. Marami pong salamat, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang anak ni David. Amen? Purihin ang Panginoon. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos.
pinagpala tayo dahil kasama natin ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala tayo dahil kasama natin ang Diyos. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay pinagpala ng Panginoon. Ang pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem, tanda ng pagtawag niya sa mga tao upang magbalik loob sa Panginoon, sa ating Panginoon, na siyang magbibigay ng tunay na kapayapaan sa mundong ito. Higit lalo na sa sitwasyon natin, ang kapayapaan ay matutupad dahil kasama natin ang Diyos. Ang kagustuhan natin matapos na ang sitwasyon natin na napakahirap ngayon, matatapos na ito dahil kasama natin ang Diyos. Dahil ang Diyos ay magtatagumpay sa laban na ito at tayo magtatagumpay sa laban na ito dahil kasama natin ang Panginoon. Jesus, at doon po, nagpadala siya ng 2 alagad upang pumunta sa isang susunod na syudad upang sa kanilang mga sa kanyang buhay po, sa kanilang pagpunta doon, makita nila yung asno o yung donkey. Then, ito yung katuparan sa sinasabi sa Zechariah chapter 9 verse 9. Ito yung katuparan ng sa Zechariah chapter 9 verse 9 na sinasabi doon, "O Sion, magdiwang ka sa kagalakan. O Jerusalem, ilakas mo ang awit pagkat dumarating na ang inyong hari na matagumpay at mapagwagi. Dumating siyang may pagpapakumbaba, batang asno ang kanyang sinasakyan." Amen! Ito yung katuparan na sinasabi nga sa Zechariah chapter 9 verse 9 nang iutos ng Panginoon sa kanyang 2 alagad na pumunta sila sa isang sa kabilang nayon, sa susunod na nayon upang kumuha ng asno. Ito yung katuparan na sinabi ng Panginoon. Then alam niyo po ba, tingnan natin, nung pumasok ang Panginoon sa Jerusalem, pumasok siya na nakasakay hindi dun sa matikas na kabayo na sumisimbolo ng kapangyarihan, kundi sa isang asno na sumisimbolo sa kababaan at pagpapakumbaba. Ayan nga. Siyang hari ng kapayapaan sa bayan ng Diyos. Hindi isang revolusyonaryo na may political interest. Siya ang sinasabi sa Isaiah chapter 11 verse 1 to 2, isang bagong hari ang lilitaw. Mananahan sa kanya ang espiritu ni Yahweh, ang espiritu ng karunungan at pangunawa. Amen. Sa umaga pong ito, salubungin natin ang Diyos sa ating pagpupuri sa kanya. Buksan natin ang ating mga buhay para sa Panginoon. Sinasabi nga sa Awit 24 verse 7 to 9, buksan ninyong mabuti ang mga tarangkahan. Buksan ninyo pati ang lumang pintuan at ang dakilang hari papasok at daraan. Sino ba itong dakilang hari? Siya si Yahweh na malakas at makapangyarihan. Si Yahweh na matagumpay sa laban. Wow! Amen! Ngayong umaga, sa pagbukas natin ng ating mga buhay para sa Panginoon, ilakas natin ang ating awitin o ang ating pagpupuri sa Panginoon. Hosanna in the highest. Palakasin natin ang ating pananampalataya dahil kasama natin ang Diyos. Ito yung oras na ito, let us reflect kagaya ng sa picture. Sa buhay natin, kasama natin ang Diyos. Tayo ay magsaya at salubungin natin ang buong tuwa at buong kagalakan sa buhay natin. Ang Diyos ay mananahan sa ating mga buhay. Amen? Palakasin natin ang ating pananampalataya, lalo na sa sitwasyon ito.
Pagkatapos, pangalawa, sa pagbukas natin ng ating mga buhay, kagaya ng matagumpay na pagpasok ng Panginoon, ayan din natin nalinisin ng Panginoon ang ating mga buhay, kagaya ng paglilinis niya sa templo sa Jerusalem, upang tayo'y magtagumpay sa buhay natin. Ayan mong tanggalin ng Diyos anumang mga bigat, anumang suliranin, anumang yung dinadala mo sa puso mo ngayon. Ayan mong tanggalin ng Diyos at linisin ng Diyos ang buhay natin upang matagpuan niya tayong karapat-dapat sa kanyang harapan. At magtatagumpay tayo sa laban na ito dahil nasa atin ang Diyos. At kailangan nating palakasin ang ating o buksan ang ating buhay upang magtagumpay ang Diyos sa ating mga buhay dahil tayo ay nagpapakumbaba. Alam mo po yung pagsakay niya sa isang asno o sa isang donkey, tanda nung pagpapakumbaba ng Panginoon. At ito po'y lagi kong sinasabi sa ating mga membro sa UMCPO. Humility is Christianity. And Christianity is humility. Kung ikaw, kung tayo ay mapagpakumbaba, masasabi natin tayo Kristiyano. At kung ikaw ay Kristiyano, kailangan ikaw ay nagpapakumbaba. Lalo na sa sitwasyon po natin ngayon. Paano mo mapapakita ang pagpapakumbaba sa sitwasyon natin ngayon? Ikaw ba ay isa sa mga hindi nabigyan nung sinasabi ng gobyernong 5,000 to 8,000? Na kahit hindi ka nabigyan, hindi ka nagagalit, hindi ka nagtampo, dahil lang mo may mas nakalaan para sa'yo. Hindi ka ba nagagalit kung hindi ka nabigyan ng relief goods? Alam niyo, sa buhay po natin, alisin natin yung galit. Alisin natin yung tampo. Alisin natin kung ano man yung mga bagay na hindi nakakatulong sa puso natin. Lalo na sa sitwasyon ito. Kailangan makita ng Diyos sa buhay natin na tayo ay nagpapakumbaba. Tayo ay mabuti, mabuting anak ng Diyos. Pwede bang pakitignan mo ang katabi mo kung may katabi ka ngayon? Sabihin mo sa kanya, kapatid, napakabuti mo. Ipagpatuloy mo yan. Kailangan po makita sa atin ang Panginoon ito. At alam niyo po, ang palmera ay sumisimbolo ng victory. Isa sa mga simbolo nito ay victory. Kung gusto mong magtagumpay, kung gusto nating magtagumpay sa ating kailangan lagi mong papasukin ng Diyos sa ating mga puso, sa ating mga buhay, at kailangan siya ay mananahan sa ating mga buhay. Upang ang tagumpay, kagaya ng matagumpay na pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem, ay mangyari sa buhay natin. At kailangan ibigay natin yung karapat-dapat sa Panginoon. Kung titignan natin, naglatag ng mga balabal, kumuha ng palmera, dahil, alam nyo, yung panahon na yon, yun lang yung mga, yung kanilang, yun yung mga bagay na nakita nila, at yun yung meron sila, at ginawa nila yon, ibinigay nila yon sa Panginoon. Gusto ng Panginoon sa atin, na ibigay natin sa oras na ito ang buong buhay natin para sa
the Lord. Alam natin na ang Panginoon ang kailangan ng mundo ito. Kailangan natin ngayong oras na ito. Siya lamang ang kailangan natin at wala ng iba pa. Kaya sabay-sabay po tayong umawit at sa kagandahan ng umagang pinagkaloob mo sa amin. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito. Salamat, Ama, sa kabutihan mo sa buhay namin. Nakikita namin, Ama, everyday sa buhay namin na hindi ka nagkukulang. Nagiging sapat ka tigit pa sa aming mga buhay, Ama. Hayaan mo sa umagang ito, Panginoon, ibalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pag-ibig na ibinibigay mo sa amin. We pray, God, sa mga frontliners, Panginoon. Dalangin ko ang iyong protection ng ipagkaloob sa kanila. Dalangin ko, Ama, na magtagumpay nawa ang bawat isa sa amin dahil kasama ka namin. Dalangin ko po ang may mga karamdamang physical. In the name of Jesus, ay ipagalingin mo ang bawat may karamdaman. Dalangin ko po ang lahat ng dadating sa kanilang kaarawan, Panginoon. I pray, Lord, na ipagkaloob sa kanila ang regalong pinakamaganda sa kanilang buhay. Panginoon, dalangin ko po ang mga lahat ng nagbibigay ng tulong. Salamat po sa kabutihan ng kanilang kalooban. I pray, Lord, sa mga leader namin. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong kagustuhan ng matupad, hindi ang kagustuhan namin, Ama. Dalangin ko po ang bawat isa na ang pamilyang kasama sa pananambahan ito. Dalangin ko, Panginoon, na ang iyong banal na espiritu ang manguna sa kanila. Ipagkaloob ang higit na tuwa sa oras na ito, ang kagalakan, ang tagumpay sa buhay namin dahil kasama ka namin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito, Panginoon. Ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa umagang kay gandang pinagkaloob mo sa amin. Marami pong salamat, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, ating tanggapin ang biyaya ng Panginoon. Nawa magtagumpay ang bawat isa sa atin dahil kasama natin ang Diyos ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Salamat muli. Kanina po naputol po yung ating live. So ulitin ko po dun sa pagpapasalamat po. Salamat po sa lahat po ng ating mga government officials. Salamat po sa inyo, sa inyo pong pusong ipagkaloob sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. Marami pong salamat sa GNP. Salamat po GNP. Patuloy na Panginoon ang siyang mananahan sa inyo. Salamat sa pagtulong sa mga bata. Pagdalangin ko na patuloy kayong ingatan ng Panginoon. Salamat po sa ating mga barangay captain, barangay mga councilor, ang ating mayor. Salamat po ang ating governor. Salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At lahat po ng mga nagbibigay ng donation sa ating mga kababayan. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo sa pagtulong niyo po sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Pinagpala po tayo. Until next time po. God bless you all. To God be the glory. Amen.